Hello mga katambay, welcome to Photoshop Tambayan Tutorial. So ngayong araw na ito, gagawa tayo ng project na pinamagatang How to Create Dynamic Black and White Text Effect in Photoshop. So bago tayo mag-start, huwag kalimutan ng i-like and share ang ating channel at ugaling i-click ang notification bell para na-notify ka sa ating mga new video yung ina-upload. So, i-click nyo rin ang subscribe button kung di ka pa subscriber sa ating channel. So, without further ado, let's get started. Hello mga katambay. So, ang una natin gagawin ay punta tayo sa ating file. Create tayo ng new project. So, ang ating size ngayong araw na ito, ang project size natin ay 1920x1080. Ang ating resolution ay 150. Then click create or press enter in your PC. So para mag-center ang inyong canvas, control 0 in your keyboard. Yan, para lumapit. Katapos, punta tayo sa ating type tool. Sa ating horizontal type tool. Then type natin dito yung pangalan natin, no? So, ang gamit kong font, mga katambay, yung Metro. So, lagay natin dito, Erwin. Yan. So, lakihan natin siya, mga katambay. Ayan. So, go to your Move Tool. Lagay nyo rito ang inyong mouse para ma-stretch nyo siya. Mapalakihan. Then after that, punta tayo sa ating layer. Punta natin itong rasterize type. Yun. So ang gagawin natin susunod, lagay natin yung ating mouse dito. Habang nakapress tayo sa ating control key in your keyboard. Then, i-click nyo. Then, stretch nyo pataas. Ganyan. So, ayan. Then, press enter in your keyboard para ma-confirm. So, ayan. I-click natin konti. Then, after that, mag-create tayo ng shadow. So, gagawin natin, duplicate natin itong ating first layer. Pressing control J in your keyboard. So press your control key. Lagay natin dito ang ating mouse. Then drag natin pababa. Sorry. Dito pala sa gitna mga katambay ah. Ayan. Then i-stretch natin, ayusin natin. Ganyan. Ayan. So, ayusin nyo na yung itsura ng shadow nyo. And press enter in your keyboard. So, kung napansin nyo, meron tayong white dito na nakikita. I-press nyo lang yung inyong arrow up. So, highlight nyo siya. Active nyo. Then, press nyo yung arrow up. Then, arrow left. Para naman dun sa lumabas na itim, ano? Ayan. Then press 0 to confirm. Katapos, itong ating shadow or itong ating shadow effect, bawasan natin ang opacity, gawin natin 25 or gawin natin 45. Ayan. So, para may gitna natin siya, highlight nyo itong layer 1 nyo, tsaka itong layer copy. Then, punta kayo dito sa gitna, click nyo lang, ilagay nyo sa gitna kung gusto nyo. Ayan. So, maglalagay tayo ngayon ng big net, no? So, i-click nyo itong background color, background layer nyo. Punta tayo sa filter, tayo kay lens correction. Ayan. Sa lens correction, maglalagay tayo ng big net. Click nyo itong custom nyo.
So ang ating big net amount ay negative 125. Then ang ating sorry. Negative 25 lang or negative 100. Gawin natin 125. So negative 100 or adjust nyo na lang mga katambay kung gaano gusto nyo kalaking big net para sa inyong project. Ayan. Then itong mid-tone gawin natin 25. Then click okay in your keyboard, in your project. So ito na mga katambay ang ating finished project ng ating text with shadows, black and white. So gusto nyo lakihan, adjust nyo na lang ganyan. So yan, yun lamang pa mga katambay. Sana meron kayong napulot, natutunan. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share ang ating project. At ugaling bisitahin ang ating video section. Yun lamang po. Maraming salamat at bye-bye.